Purihin po ang pangalan ng Panginoon, isang mabiyayang pagkakataon na tayo po'y muli nakapag-aral ng salita ng Diyos. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay hahanguin po natin into the Gospel of Matthew, chapter 13, verse 24 hanggang 43. At ito po ay may kinalaman sa kaharian ng atin pong Diyos. Sabi nga, ito po ay tinatawag na Parable of the Kingdom. Ito po yung actually the title of this passage, no? Sa Matthew 13:24-43, makikita po natin diyan sa chapter 13, meron po yung pitong talinghaga na binabanggit po ang ating Panginoon. As we evaluate, ito pong pitong talinghaga na ito ay patungkol lahat sa kaharian ng Diyos, no? Sa kaharian ng langit. So, yung pitong talinghaga ng chapter 13 ay yung isa po rito, talinghaga ng maghahasik. Kalawa, yung talinghaga ng trigo at masamang damo, ang butil ng mustasa at ang libadura, o yung talinghaga ng libadura. Yung panglima po dito, yung natatagong kayamanan at ang mainam na perlas. At yung sumunod po, yung pampito, ay ang lambat. Yung pitong talinghaga na yan ay nahahati o nababahagi sa apat. Una, yung ang talinghaga sa maghahasik ay may kinalaman sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. Ang talinghaga ng maghahasik ay may kinalaman sa pagtatatag ng kaharian ng langit. Ikalawa, ang trigo at ang damo, ang buto at ng mustasa at ang libadura ay ang paglago naman ng kaharian. Pangatlong bahagi, yung natatagong kayamanan at mainam na perlas, ang halaga naman ng kaharian. At yung pang-apat, yung lambat, ay ang katuparan ng kaharian ng langit. So, sa apat na yan na nababahagi, narito po tayo sa passage ng ang trigo at ang masamang damo, ang buto ng mustasa at ang libadura. If you are going to observe, mga kapatid, na ito pong passage na ito ay may kinalaban sa paglago ng kaharian. It all started from a very humble and a very simple beginning. Kaya nga kung mapapansin po natin, ang Panginoon ay nagkatawang tao. At alam naman natin, ang atin pong Panginoon ay hindi po siya ipinanganak sa isang maringal na kapanganakan o sa isang tahanan o sa isang lugar na kung saan ay masasabi po natin na magarbo. And yet, ang atin pong Panginoon ay ipinanganak sa sabsaban. It all started from a very simple and humble beginning. And then, ang ating pong Panginoon ay nag-disciple po siya ng labing dalawa. And then, it turns into 70 disciple. Naging 120. And then, naging 700, naging 1,600 or more, and then 3,000 and more, and even more. Ngayon po, billions of believers, no? Lumawak, no? Dito natin makikita na ang kaharian ng Diyos ay progressive, no? Sabi nga, ang kingdom of God is like an organism, no? Pag sinabing organism, ay hindi po yung kagaya ng organization na merong limitations. Kundi ang organism ay wala po yung hinto, walang tigil, walang hangganan yung paglawak nito. Yan po ang organism. Likewise, ganun din po ang kaharian ng Diyos, no? Talagang naabot tayo ng biyaya ng kaharian ng langit na yan. Kahit tayo ay naabot, no, ng kaharian ng langit. Kaya kung i-evaluate po natin yung ang trigo at masamang damo, yung darnel weeds na binabanggit po dito, actually po yung masamang damo, pag titingnan natin ay kamukha po siya ng trigo. At ang mapanganib po dito, dahil ito po ay magkasamang tumubo, no? Bagamat ang sabi nga ng mga alagad, bakit ang itinanim ninyo ay mabuting binhi? Subalit may tumubong masamang damo, no? At isinalaysay ng Panginoon na habang ang tao ay nagpapahinga at nasa panahon ng kanilang pagtulog, ay dumating ang masama at naghasik ng binhi. So, makikita natin dito na inalaw ng Panginoon yung paghahasik, at hindi lang po yun, inalaw niya yung pagtubo nitong sabay. Subalit, ang sabi ng mga alagad, bubunutin po ba namin? Ang sabi ng Panginoon, wag, hintay na lamang yung panahon ng pag-aani. Ang ibig sabihin, inalaw yan ng Panginoon, bagamat napaka mapanganib po nung darnel weeds, sapagkat sabi nga po, nakakalason in nature ito pong darnel weeds na to. Kaya kailangan natin na instead na tayo yung mahawaan o tayo yung malason, tayo yung magbigay ng impact. Ito yung magandang impresyon nung tatlong talinghaga na yon, no? Una ay inilagay tayo ng Panginoon dito sa mundong ito
no, sa daigdig na ito, hindi para ma-impluensyahan, kundi tayo yung maka-impluensya sa pamamagitan ng kaharian ng Diyos na ating tinanggap sa ating mga buhay. No, ganun din sa buto ng mustasa, yung may kinalaman pa rin sa paglago ng kaharian. Bakit? Yung buto ng mustasa is one of the smallest seed. No, nakita ko po yung mga mustard seed. Actually, doon sa Middle Eastern country, nakita ko po yun. At kung i-imagine niyo po yung mustard seed, ay parang kalahati lamang ng sesame seed. Pero pag tumubo, ay nagiging isang malalaking puno. O, isang malaking puno na pwedeng pamugaran ng mga ibon at pagpahingahan ng mga tao. The same thing with the kingdom of God. It all started from a very small, simple, and humble beginning. And yet, ngayon, shelter po siya ng mga sinisikil ng kasalanan. Shelter po siya ng mga taong walang kapahingahan. Shelter po siya ng mga taong naghahanap ng kaligtasan. Yan po ang yan po yung impact ng mustard seed, no? It refers to the growth of the kingdom. May patungkol po ito sa paglago ng kaharian. So, therefore, mga kapatid, pag mag tatawid na tayo ngayon, pupunta na tayo ngayon doon sa talinghaga ng libadura. Yung libadura ay kakaunting o simple yeast that pag nilagay mo nga daw po yung yeast na yun, ano, sa isang masa, ay paaalsahin ito yung buong masa. Ganun din yung impact ng kaharian ng Diyos sa buhay ng tao. Once na tinanggap niya ang kaharian ng Diyos, meron niyang impact sa buhay ng isang mananampalataya. Kagaya ng mga alagad, nang tanggapin nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay, hindi nakapagtataka. Isang araw, yung mga alagad, even to the point of death, no? Kahit saan sila pumunta, ay hindi na po yan problema, hindi na po yan usapin, sapagkat mayroong impact sa kanila yung kaharian ng Diyos. Pag sinabi kasing kaharian ng Diyos, let me just give you a glimpse of understanding about the kingdom of God. Pag sinabing kingdom of God, ito po ay spiritual na kaharian. Ulitin ko, ang kingdom of God is a spiritual kingdom. Pag sinabing spiritual kingdom, maraming kaharian dito sa daigdig. Let's say, for example, when you're going to the Middle Eastern country, masusumpungan mo doon yung Kingdom of Saudi Arabia, Kingdom of Ukraine, United Kingdom. Pero meron ding tinatawag na Kingdom of God. At ang bawat kaharian ay merong batas, no? Meron po siyang alituntunin at meron po siyang mga kautusan na dapat sundin. Likewise, sa kaharian ng Diyos, hindi pwedeng walang batas. At meron pong batas ang Diyos. At ang bottom line nga daw po ng lahat ng kautusan ay pag-ibig. Kaya kapag meron ka niyan, mga kapatid, isa lang palatandaan na ikaw ay nasa kaharian ng Diyos. And the kingdom of God has its own principle. Huwag natin kakalimutan yan. Even the kingdom of God has its own principle. Kaya kagaya nga po nito, bibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Ang kingdom of God, sabi ko sa inyo, ay merong sariling prinsipyo. And one of the principle of the kingdom ay yung principle of sowing and reaping. Kapag nagtanim ka, hindi pwedeng hindi ka aani. As I have observed, brothers and sisters, marami po ako ditong halaman, no? Kung gusto niyo, igagala ko po kayo dito. Marami po ako ditong mga halaman, no? Marami po akong tanim dito sa garden set. At iba-iba yung kanilang variety. At iba-iba yung kanila pong pagkakabinhe. Pero ang isang nakita ko po dito, ang soil ay wala po siyang utak, no? Wala po siyang brain, wala po siyang mind, wala po siyang understanding. Pero nakita ko po na ang lupa ay hindi nagkakamali. And never in the history of the soil na nagkamali siya. Na kung ano ang itatanim mo, yun ang aanihin mo. Kagaya na lamang po, kapag nagtatanim po ako ng sili, ang tumutubo sili. Hindi naman po okra ang tumutubo. So, basically, never in the history of the soil na nagkamali siya. Na kapag nagtanim ka ng mangga, ang tutubo santol. Hindi po yan nangyayari. Bakit? Sapagkat ito ang kaharian ng Diyos. The principle of the kingdom, what you sow is what you reap. Anong ibig sabihin? Kung ang lupa hindi nagkakamali, kapatid, lalo na ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, hindi yan magkakamali. Na kung ano ang itatanim natin sa buhay na ito, yun ang ating aanihin. At salamat sa Diyos. Kapag naunawaan mo at naintindihan mo ng kaharian ng Diyos, ay merong prinsipyo. At ang prinsipyo na yan, kung ano itatanim mo, yun ang aanihin mo. And I hope meron po kayong napulot, no? Dito po sa Gospel of Matthew chapter 13.
ito po ay meron pong 7 talinghaga. At yung 7 parables na yan ay nahati sa 4, no? Nahati sa 4. Yung unang parable ay nasa pagtatatag ng kaharian ng Diyos, yung paghahasik ng binhi. At yung ikalawang parable, ikatlo at ikaapat, magkakasama yung tatlong parable na yon. Ang trigo at ang mga damo, ang buto ng mustasa at ang libadura ay ang paglago naman ng kaharian ng langit. Ang ikatlo, ang nakatagong kayamanan at ang mainam na perlas ay magkasama naman sa halaga o yung value of the kingdom of God. At ang lambat, ito naman po yung consummation o yung tinatawag po nating katuparan o yung araw po ng pagpipili o paghihiwalay ng mga napapakinabangan at hindi. Kaya nga dito, binabalaan tayo ng Panginoon dito po sa ating binasa na yung mga nagiging sanhi ng mga pagkakasala na yan, no? Ang mga nagiging sanhi ng pagkakasala ay itatapon sa apoy. So mga kapatid, that's the kingdom of God, no? That's the kingdom of God. And I hope meron po kayong natutunan sa maikli po nating pagbabahagi dito po sa aking garden set. At muli, pagpalaing kayo ng Diyos, itong yung kapatid, Kuya Bong.